These are the riders, no? Again, substantial group. Let's see if Ian Jason Britodo of Team Suzuki Kicks V-Man, he will be able to maintain his fastest lap. Of course, dito sa group na to, like sila Aljun Valencia, Arman Salantanan, and Team Golf Project FI na si Anderson is also fighting for the fastest lap here. So again, thank you to our sponsors, Pertua, Powermatic, Zebra Helmets, Dino Motorcycle Oil, Lexin Electronics, and Gili Helmets. Designed in Italy ang Gili Helmets. And they're lining up for a practice session, this underbone group. Hindi po siya race. This is not based on fastest lap, no? Kung sino po ang naunang dumating, siya ang ilalagay sa harap. The way, Philip, nakakalungkot, tapos na ang MotoGP season, ano? Oo nga, pero... Ang bilis. Ang bilis, no? Parang di siya ganun naramdaman, pero exciting. Yes. Kasi each race, iba ang nananalo. Yes. And we have a new champion. Yeah, new brand. New brand. So... Another, after how many years? Yes. Na nag-champion ulit sila. So, shout out to Suzuki. Yes. For claiming the premier class of road racing. The MotoGP World Championship with their rider Johan Mir, no? And actually, kahit konti ang karera, napakadami naman ang race winners. I think na 8 or 9. I think nobody expecting until to the last last races, no? Kung sino talaga yung magde-determine na champion dahil nga ang daming nanalo, ang daming winners. Konti lang points difference talaga nila. So, ang hirap i-compute kaya naging exciting yung buong 2020 season ng MotoGP. Yes. Also, pare-parehas yung bike. So, nanalo lahat ng brands except Aprilia. Pero yung Aprilia, nag-improve din. They registered the most top 10 result nila. So, hopefully next year, season din natin naman, early this year, will be as exciting. And like MotoGP, we hope to bring all of our inside racing races to you via live stream. Sana nga, no? Sana ganun yung mapanood natin. Ganun yung makita natin at pipilitin namin na maibigay yung ganun magandang quality or not as much as ganun talaga kaganda, pero at least close to yung mabibigyan namin kayo ng magandang resolution, magandang camera view, magandang angle, magandang position. So everything will be new, hopefully, by next year. Hindi nyo na kailangan laging present sa lahat ng racetrack. Kahit nasa malayong lugar kayo sa Pilipinas at sa ibang bansa, mapapanood nyo kung ano yung mapapanood namin dito live. Same thing kung ano yung mapapanood nyo live din, pero nasa screen, real time. Yes. So, ayan. Again, hindi po ito karera. It looks like a race start, but it is not. Practice start lang po ito. Kasi po, we don't have a back straight to practice the start at the end of the session. So, we'll do it sa umpisa. At ito rin naman talaga yung perfect na venue. Yung starting, kung saan ka talaga mag-start, doon ka rin ikwepeso ng start. Mapapractice ka ng tama. Ito pala, Philip, no? Regarding our underbones. So far after, I think, two or three seasons na yung sealed underbone natin. So far, reliable naman sila and competitive, no? Oh yes, kasi yung oras nakikita naman natin, ang bababa ng oras nila. At if they're still using the sealed engine, ganun katiba yung makina nila. Na hindi pa sila nagre-refresh ng makina dahil nakakabit pa yung selyo. Some of the bikes, hindi lahat kasi, hindi natin lahat na meron dyan open, meron sealed engine. Pero surprisingly, yung mga naka-sealed engine, ilang session na nila ginamit for
this event lang, sa event lang natin, pangatlo na to eh. Yeah. What more pa doon sa mga iba nilang... Yeah, no, strap to you. Practice start po ito. Alright, they're away. Oh, I take one bike stalled, but yan, practice start. Nung? Yun ang maganda sa practice. Oo. Oh. Nakakamiss ang IRGP. Yun, yes. Kung karera yun, di ba, may naiwan na isang rider. Oo. So, yun yung kailangan natin mapapractice. Baka nag-stall kasi hindi na bitawan yung class or something. Mabilis siya dapat yung mata reaction. Kasi reaction time lang din ang pag-usapan dito. It's either flag or light, pero dapat magaling kang bumasa eh. So, Inside Racing Nation, again, thank you for being with us. Like, share po ang ating live stream. Supportan po natin ang ating magigiting na riders. Share po natin if you enjoy watching racing, if you enjoy watching motorcycle sport. Supportan po natin sila by sharing this live stream. And if you want to be, if you are interested to join them, so keep watching para po maintindihan nyo po how the sport works. Hopefully po, makasama din po kayo sa amin. Okay, again, this is not a race. So, ang leaderboard po natin is not based on position, but based on fastest time. No? So, if you notice, Aljon Valenza is the fastest rider, but I don't think he's the... is he the one, the leader? I think EJ Sobretodo, second, is also second, no? So let's see who's this as they cross the finish line. Oh! So it's still Aljon Valencia. Fastest with a 48.824 na! So namas na niya si EJ. From last session. Nag-init dito si Aljon, so medyo matagal-tagal din siya napahinga, no? Yes. I remember 2019 yung last niya, nag-join siya sa Super Series natin. So matagal siya napahinga, nakatikip ulit ng racetrack. Yung talento talaga ng mga riders, hindi basta nawawala. Painitin ko lang, babalik, mag-init pa rin. Mabilis yung play to go. Sabi nga nila, nasa dugo na nila yung karera. So papainit lang ng konti, ayan na. Kita natin. Yes, and well, the first of the Gulf Project FI rider, Christian Anderson, and then followed by another Suzuki Kicks V-man, Arlan Salandanan. Again, these are fastest laps po, ha? Hindi race position. Going back, Philip, yung pinag-usapan natin. Ito po, most of these riders are on sealed engine, no? Especially the big teams sa Suzuki Kicks V-man and Gulf Project FI. Ang purpose po kasi ng sealed engine is that para hindi masyadong magastos ang karera, you can compete using a sealed engine na hindi mo kailangan buksan kada karera. Yes, oo. Kumbaga, sa sinasabi ng iba, gumawa kami ng class para sa budget. Yes. So, ginawa namin to para hindi nga mapalaki yung gastos nyo, limitado or may maximum lang kung ilan lang yung pwedeng gawin refresh sa loob ng isang season. Pero kagaya nga ng mga bikes na to, yung iba dito na until now nakasealed engine pa rin sila. So, ganun ka-reliable yung engine nila na ilang practice session na yung ginagawa nila na syempre full gas ka ng full gas dito, pero still, they're still using the same part dahil nga silyado. So, konting tono-tono lang ginagawa nila, carb or sa throttle body, dun lang sila nakakapaglaro and some of the electronics. Siyempre, nandiyan na yung suspension, braking. Kahit gano'ng kaganda ang makina mo, gano'ng katulin at maganda ibinibigay ng power ng makina mo, kung you are not having the right setup on suspension and brakes, hindi mo kayang pababain ang oras mo eh.
napakalaking bagay ng suspension. Yes, we apologize. Medyo humina po ang signal namin dito sa Carmona. So baka nagcha-choppy-choppy yung live stream. Pero kapit lang po, lalakas po ulit yan. Medyo baka nagkaroon lang ng interference, no? Anyway, thank you, Philip. No? So, actually, if you want to have a team na more focus on not just tuning and rebuilding engine, yung sealed engine class is a good class na mag-focus doon para yes, you can have more riders and a nicer team for the budget. Kasi, hindi lang, ayun nga, gaya nang sabi, hindi lang laban ng rider pag sa sealed engine, pati yung mekaniko. Dahil yes, limited lang yung pwede mong gawin. Pero syempre, kailangan magawa lahat ng kayang gawin ng mekaniko para mapababa niya yung oras using a limited or stock, mostly stock engine parts. Kaya parang ibibigay ng rider yung laban, pero gagawin ng mekaniko yung magandang makina para sa rider. Okay, so kita ni natin sila approaching the stretch. Match na match yung laban ng yes, first and second, no? 48 pareho. Pareho. At konting-konti lang ang difference nila. Buang, bumalik match na yung pagka-expert ng dalawa. We have top two riders with both types of 48 seconds plus na konting-konti lang ang difference. Then 1, 2, 3, 4, 5. 5 riders from top 3 to top 7 are all running with 50 seconds and 261, 297, 339, 439. Konti lang talaga yung difference nung limang riders. So, makikita natin dito, top 2 riders are both expert riders with 48 seconds plus, followed by intermediate rider and meron beginner rider, pero ang oras nila is nasa 50. So, kahit ito yung maganda sa practice eh. Even beginner rider ka, kapag may nakakasabay ka na mas malakas sa'yo, natututo ka, nababata ka pa, I mean, nahihila ka nung rider. So, napupush ka eh. You are pushing to the limit eh. Hindi mo siya basta magagawa kung wala kang kasabay. So, yung improvement ng rider, nandito, lumalabas dito. Na kung magpa-practice kayo na mag-isa or with the team lang, hindi nyo makikita yung ganitong difference eh. Kung ako, rider, beginner, nasa harapan ko si novice or si intermediate rider, lalo na si expert, makikita ko yung linya niya. Iba pala sa linya ko, na pag sinubukan ko yung linya niya, mabilis nga. So pag pre-practice ko na pre-practice, paulit-ulit kong ginawa yung linya niya, masasanay ako, kaya kong gawin ulit-ulitin, pumapaba talaga yung oras. So I think ganito yung nangyayari na sa ibang riders. Expert riders, followed by beginner riders, novice riders, intermediate riders. Pero yung oras nila, hindi nagkakalayo. So yes, meaning, nag-i-improve talaga sila. Nag-i-improve sila dahil may nakakasabay sila. Nag-i-improve sila dahil nagpa-practice sila ng tama. Nag-i-improve sila kasi ginagawa nila ng tama yung practice. Hindi lang nag-practice ako, tumakbo ko, nagtono kami, and then what? Anong katibayan? Dito nakikita natin yung difference. Kahit yes, split of a second, fraction of a second, nakikita natin yung difference. So, ayan, Philip, mukhang session 4 of the Underbone belong to Aljun Valencia, no? Naungusan niya ng napakaliit si EJ Sobrisoto ng Suzuki Kicks V-Man. So, just 0.073 of a second ang kanilang ang kanilang difference. And then no, sobrang liit. Yes. The fastest
Golf Project FI rider is still Christian Anderson, the 50.339. So medyo mabilis ang Suzuki Kicks V-man because in fourth also is Arman Salandanan. And surprisingly, Daryl works, no? Ito, sana to mabunot natin from the grassroots and join our races. No? He's just a beginner rider. Beginner, pero lakas. Yung oras na pinakita niya, oh, panglaban sa novice and intermediate and close to expert. So, konting practice pa. Alam natin, nararamdaman natin dahil nakita natin sa oras niya, kaya pa niyang ibaba yung takbo niya. Eh. So, on the top six rider is Ian Samson of IS309 Project M with 50.425. Another 50, a bracket of 50 seconds is Elgin Lobarbio of Team Sumulong. Next rider is from Gulf Top. Oh no, I mean 8 to 10 riders is coming from Gulf Project FI. Leandro Paredes, Michael Adapon, Winer Blente. So 51.201, 216, 51.695, 52.091. Konti lang yung difference nila. No? Yung team, dikit-dikit din eh. Dikit-dikit din yung naging oras nila. And then 12 rider is Joey Puño of Puño Racing Team with 54.426, followed by Kenneth Palma of Team Darkside Racing, followed by his teammate Jason Gomez. On the next rider with one minute will be Jericho Blanco of Team Sumulong, Mark Brian Medina of Team Darkside with 105.27, and the last is from Team Darkside, Chris Kausito with 106.83. So that will be the roundup for our underbone group. Pero that's the underbone class.